Ganda umaga sa inyo dyan. This is Dr. Jun Reyes, your physical therapist. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa osteoarthritis or also known as degenerative arthritis. Ito ang pinaka-common sa buong mundo, yung osteoarthritis. Isa rin ito sa pinaka-dahilan kung bakit madaming nadi-disabled. Dito pa lang sa clinic ko, I'm seeing 40% of my patients meron silang form of osteoarthritis. Yung masasakit ang kamay, masasakit ang balikat, masasakit ang kanilang tuhod, ang kanilang hips, ang kanilang mga paa. So yan, yung mga stiffness. Pagkagising sa umaga, lalong-lalo na matitigas, stiff ang ating mga joints at hirap maigalaw. Pagka lumala na, masakit kahit hindi mo na ginagalaw at masakit pagkagising sa umaga kung talagang inflamed na ang connective tissues. Ang osteoarthritis, ibig sabihin ng osteoarthritis, it's a wear and tear. Yung worn out na yung cartilage, as we get older, 40 years old and older, nagkakaroon tayo ng bone on bone. So lalo na kung mabigat tayo, isa sa mga factors yung obesity, lalo na dito sa Amerika. So obesity, old age, tapos nagkakaroon tayo ng bone on bone, ayan, dyan na nagki-create ng inflammation sa ating connective tissue. So another one, yung occupation natin, poor body mechanics. Pagka tumatakbo, mali yung shoes natin, mali yung form natin. Tapos mga poor posture, so nagkakaroon tayo ng degenerative changes sa ating mga joints kasi na worn out ang cartilage. Ano ba yung mga dapat nakainin? Ito yung mga payo ko sa inyo. Sa physical therapist, ginagawa ko ito sa aking sarili. Ano yung mga dapat kainin? Ito, yung kailangan natin ma-maintain ang healthy weight. Maintain healthy weight sa form ng diet. Kasi ang paglulus, ang pagbabawas ng pagkain, pagbabawas ng weight is 85% diet and then 15% exercise. Yung mga dapat kainin, ito yung mga dapat kainin para mabawasan ang timbang or healthy weight ay number one, yung fish, yung mga high in omega-3 fatty acid, na yung like mackerel, galunggong, yung mga maliliit na isda, salmon, yung mga salmon, tuna, yan, mackerel, tuna, yan ang mga high in omega-3 fish oil. Tapos, pwede nyo rin makuha ang omega-3 sa walnuts, yung mga chia seeds, flax seeds, yung mga walnut. Instead of eating peanuts, I would recommend walnuts. Mas healthy at high in omega-3. Broccoli has a natural anti-inflammatory too. Yung mga dark leafy vegetables high in vitamin A, C, and E. Ayan, so dapat kainin yung mga kangkong, spinach, kale, yung mga collard greens. Yan, kailangan natin ng dark leafy vegetables sa ating katawan. Instead of eating yung white rice, nako, yung mga processed food, yung mga refined carbohydrates, wag po natin. Yung mga, mami, sasabihin ko sa inyo yung mga inflammatory food. Itong mga binibigay ko sa inyong ideas, ito yung mga pagkain na to, ang tinatawag dito, anti-inflammatory food. Yan. So, maintain natin yung healthy weight. Number two, exercise. Mag-exercise tayo. Ang tamang exercise, yung mga low-impact exercise. Yung swimming is a good exercise. Tai Chi, yoga, kailangan natin ma-stretch ang mga muscles kasi nagiging Tai Chan. Kung Tai Chan, magiging poor body mechanics tayo. Stationary bike or bicycling, yan yung mga tamang exercise, especially pag masasakit na yung tuhod natin, ma-minimize yung high impact. Pagka nagbawas tayo ng timbang, like for example, nag-lose ka ng 1 pound, alam nyo ba na ang 1 pound na decrease ng pressure, 1 pound na weight, nagde-decrease ang pressure ng 4 pounds of pressure. So if you lose 10 pounds of weight, nababawasan ng 40 pounds of pressure sa ating knees. Imagine you lose 10 pounds, nabawasan na agad ng 40 pounds of pressure sa ating knees. Okay, so importante, healthy weight, 85% diet, 15% exercise. Yung mga tamang exercise, bicycling, swimming, yoga, tai chi.
walking still, avoid running, lalo na yung mga masasakit ang tuhod, okay? Last one, take occasional yung mga NSAIDs, yung mga, not last one, this is the third one, yung mga anti-inflammatory medication, paminsan-minsan lang. Like for example, if you have an acute inflammation, kailangan din natin kung na-strain ang muscles sa atin, okay lang, NSAIDs, yung mga Advil, yung mga ibuprofen, okay lang yung paminsan-minsan, wag lang chronic, wag lang lagi-lagi. No? Pwede rin tayo mag-take na NSAIDs. At the same time, pwede rin ang physical therapy, highly recommended. Kasi natural treatment, physical therapy, like yung mga videos na pinakita ko sa inyo, yung mga knee exercises, hip exercises, importante. Natural treatment, physical therapy, like stretching, exercise, pagka talagang masakit na, the best ang physical therapy treatment instead of taking medication. And yeah, so those are yung mga talagang grabe na ang osteoarthritis, cortisone injection, yung mga Synvisc, yun yung mga other alternatives. Yung lastly, yung knee replacement, pero most of my patients, hindi na siya pumupunta sa knee replacement kasi we're avoiding, we can stop or prevent from progressing kung susundin natin yung mga tips natin dito. Ano ba yung mga pagkain na dapat nating hindi na kainin? So yung mga pagkain na hindi na dapat kainin, yung mga processed food. Yung mga processed food, yung mga Spam, yung mga canned goods, yung mga corned beef, yung mga instant noodles, yan, mga matataas sa salt yan. Matataas sa mga omega-6. Grabe ang mga canned goods. Nakakataas ang blood pressure. Naapektuhan ang pagkamataas ang blood pressure, maapektuhan ang ating mga arteries. Magkakaroon tayo ng problema sa ating heart. It can lead to diabetes. So, combination mga processed food, mga fast food, kailangan i-stop na natin kainin yan. Yan. Refined carbohydrates. Ano ba yung mga refined carbohydrates? Yung mga refined carbohydrates and yung cake, yung mga candies, yung mga chocolate chip cookies, yung mga anything na nasa box at sa plastic, yan yung mga refined, yung mga bawal talaga sa atin. Yan. Tapos yung mga high corn fructose syrup, yan yung mga hindi dapat kainin. Yan yung mga inflammatory food. Yung mga inflammatory food na yan, katulad ng mga high in saturated fat, yung mga fried food, yung mga refined carbohydrates such as mashed potatoes, potato chips, white rice, white bread, potato bread, lahat yan, mga matataas sa high corn fructose syrup, yung mga candies, chocolates, yan, mga bawal kainin. Now, ano ba yung mga, ito yung dalawang importante. Yung iba hindi mahilig kumain ng fish. Actually, I would recommend eat fish kasi mataas yung omega-3 fatty acids, yung mga DHA, EPA. Ang pagkain ng fish, 2 to 3 times a week. Mga ganito kalaki, yung mga 4 ounce na yan. 4 ounce twice a week, 2 to 3 times a week, enough na yon sa omega-3 fish oil. But kung hindi kayo mahilig sa fish, I would recommend, this is based on studies, powerful ito. This is a powerful antioxidant, omega-3 fish oil. Ito ang pinaka-paborito kong supplement. Number one, omega-3 fish oil. There's a lot of studies about omega-3 fish oil. Actually, they did studies taking omega-3 fish oil, 1,200 milligrams for 8 weeks. Alam nyo ba, nabawasan ang joint pain, nabawasan ang stiffness, in comparison to NSAIDs, in comparison to over-the-counter pain medication, nabawasan din ang inflammation. So, omega-3 fish oil, in comparison to NSAIDs, omega-3 fish oil is equivalent or even better than NSAIDs. Kasi wala siyang severe side effects. Wala siyang long-term side effect ng NSAIDs. Like, hindi siya nagkakaroon ng gas, hindi tayo magkakaroon ng gastrointestinal condition. Yung stomach natin, hindi nagkakaroon tayo ng ulcers,
yung kidneys natin hindi naapektuhan, hindi tumataas ang blood pressure natin sa omega-3 fish oil, actually nag-i-improve pa at hindi naapektuhan ng ating system. It's all positive benefits sa omega-3 fish oil. Hindi lang siya sa arthritis, sa rheumatoid arthritis, sa joint pain, napaka-effective ang omega-3 fish oil. Take it for 1200 milligrams. Yan ang pinaka sa akin effective sa akin ito. It improves your blood pressure, it improves your blood glucose absorption. Kailangan din ito sa ating mga pasyente kasi ang omega-3 fish oil makukuha mo lang siya sa diet and supplement. Okay, so nag-i-improve din ang brain function, reduces the risk of heart problem, improve yung blood flow, yung arterial, yung blood flow sa ating mga arteries. Yan. So, yan ang effect ng ating omega-3 fish oil benefits. Napakaganda. Number two, ito yung isa rin sa superfood, like a powerful antioxidant. What's what we call number two? Turmeric or curcumin, curcuminoids. Yan, based sa studies, ang curcuminoid or turmeric, lalo na yung extract, nag-take sila ng between 1200 to 1500 milligrams. Actually, it's a 1200 milligrams of curcuminoid sa studies na ginawa. Nag-improve ang joint function, nag-improve yung paglakad ng pasyente, yung joint mobility, nag-decrease ang swelling, ang joint stiffness sa umaga. Nag-improve siya by taking turmeric or curcumin for 6 weeks. So yun yung studies na yan, evidence-based practice, randomized controlled trial, nag-improve ang ating joint function sa osteoarthritis and rheumatoid arthritis, yung curcumin. Ang curcumin has been around for 4,000 years, more than 4,000 years. So, proven siya. So, I take it, I eat it. Nilalagay ko siya sa aking rice, nilalagay ko siya sa aking salad, sa aking cha, sa aking tea. So, make it a habit na ilalagay ang curcumin kasi it's one of the superfood. Nababawasan din ang pain. Katulad din ng omega-3 fish oil, ginamit din ang curcumin para sa osteoarthritis and omega-3 fish oil in comparison to NSAIDs, yung mga pain medication. So, i-combine nyo lang itong omega-3 fish oil, turmeric, good for increased blood circulation, good for joint pain, yung function, at nakakabawas din siya ng inflammatory. It's an anti-inflammatory, it's actually too potent anti-inflammatory supplement. So, highly recommended. Yan po ang ating dalawang powerful supplement na inumin every day. And also, yung of course, kailangan magsabi sa inyong doctor bago kayo uminom na ito. Kasi I don't know yung mga interactions sa inyong mga medication sa mga other conditions. Make sure you see your doctor and ask about this two supplements, turmeric and omega-3 fish oil. Highly recommended. And again, kung madami kayo natutunan dito sa aking video, please like and share.